Kumakain ba kayo ng chicken feet? Tara, samahan niyo ako at magluto tayo nito. Sa isang kaserola na may tubig, ilagay natin yung chicken feet at lagyan natin ng tanglad and then luya at takpan natin ito at pakuluan ito ng 10 minutes. Pagkatapos ng 10 minutes, hanguin na natin ito at itapon natin yung pinagpakuluan natin. After that, mag-gisa tayo dito ng bawang at sibuyas. At igisa rin natin dito yung ating chicken feet. Igisa lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes. Or kung gusto nyo naman hanggang sa mag-light brown. Maglalagay din tayo dito ng pamintang durog. At saka soy sauce. And then kanela and oyster sauce. Ihalo lang natin hanggang may mix lahat yung ating mga nilagay na sangkap. At maglalagay na tayo dito ng tubig. Maglalagay din tayo dito ng sugar para mas masarap pa ang ating adobong chicken feet. Pwede tayong magdagdag ng tubig kung kinakailangan. Naglagay din ako dito ng seasoning powder. Alam nyo ba na ang chicken feet ay mayaman sa collagen? At ang collagen na ito ay nakakapag-relieve siya ng joint pain, aid skin health, and prevent bone loss. O diba, ang ganda. Nagdagdag nga pala ako dito ng tubig kasi hindi pa siya luto. So, iluto lang natin ito hanggang sa lumambot. Huwag lang naman yung masyadong malambot na malambot. At kapag ka okay na yung lambot niya sa inyo, lagyan natin ito ng suka. And then, paprika. Yung pampakulay natin sa ating chicken. At ihalo lang natin. Halo natin maigi para mai-mix maigi yung ating nailagay na paprika. O diba? Ang ganda ng kulay niya. Wow! So, kapag ka nawala na yung tubig niya, yung ganyan, so, okay na yan. Pwede na nating ilagay yung ating chives, pampakulay, so, greeny. At pwede na natin siyang iserve. And enjoy our chicken feet. Nagustuhan din to ng anak kong 3 years old. So, siguradong masarap nga kasi nagustuhan niya.